What's up mga Divinatics? Welcome back to my channel and for our today's vlog, okay, indoor vlog na muna tayo sa mga susunod na araw na tayo magkakaroon ng outdoor vlog. And for now, babasahin natin yung mga reaction comments o yung mga reklamo comments na mga nababasa natin sa iba't ibang social media platform. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Ito ay patungkol doon sa DSWD Social Amelioration Program or SAP, tapos doon sa Pasig Social Amelioration Program o yung tinatawag na Pasig SAP. Pero para mas maintindihan natin ang buong detalye niyan, narito panoorin natin ang mensahe ni Mayor Bico para sa Pasig SAP. Ayan po siya. Supplemental SAP po ng Pasig, lahat po ay bibigyan. So walang politika talaga, huwag mag-alala kasi yan yung madalas na concern na pinaparating sa akin ng mga mamamayan natin. Baka mamaya hindi ako bigyan kasi kaaban ako ni Kapitan. Maraming ganun. So, huwag sila mag-alala. Hindi po mangyayari yun dahil hindi sa barangay manggagaling ang listahan. Hindi rin po sa akin galing yung listahan. Yung supplemental niyo, Mayor, isang bigayan o hahatiin niyo? Yung supplemental SAP po natin ay isang bigayan na lang para mas mabilis. Kasi kung gagawin pa natin dalawa, edi double logistics yun. Double manpower ang kailangan. So, yung 8,000, one time po yan na ibigay. Okay, malinaw naman na sinabi ni Mayor Vico doon sa Pasig SAP na lahat ng pamilya, na lahat ng mga residente dito sa Pasig City ay mabibigyan. Pero syempre, yung mga nabigyan na po sa DSWD SAP, katulad ng mga Corpies, katulad ng mga senior citizen, ng mga PWD, lahat ng mga yon ay aalisin na doon sa listahan ng Pasig SAP para hindi na po sila mabigyan. So kung ano man yung hakbang na gagawin daw ni Mayor Vico doon, ang sa pagkakaalam ko ha, correct me if I'm wrong, i-comment down below nyo po dyan kung mali yung sinasabi ko. Pero sa pagkakaalam ko, magbe-base yata yung kanilang database doon sa pamaskong handog na ibinigay po nila. Uulitin natin, lahat ng nabigyan na po doon sa DSWD SAP ay hindi na po sila kasama dito sa Pasig SAP. Okay, so ngayon nga, babasahin natin yung ilan sa mga comments po, no? O yung mga reactions, o yung mga reklamo comments. Comments ng ating mga netizens dyan. Kasi hindi ko alam kung bakit yung iba, Gina G. Bakit yung Gina G? Kasi wala daw sila sa listahan. So hindi na natin ngayon babanggitin yung mga, yung common mistakes na nangyari po dun sa list ng DSWD. Yung doble yung pangalan. Yung iba namatay na daw. So yung iba naman, wala sa listahan, hindi na natin yun babanggitin kasi given na din naman yung reklamo na yun o yung reactions na yun. Pero may mga ilan-ilan tayong pinili na nabasa natin sa comment section po ng mga pinupost ko na vlog. May mga comment talaga sila na pumukaw ng attention ko, so hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis ako. Pero minsan kasi talaga, sinasagot natin, pinapatulan din natin yung mga comments. Pero ito, may babasahin tayong mga comments dyan ha. So ito siya. So ayan, unahin natin si... Nag-comment siya doon sa isa sa mga comment box or directly kinoment niya to doon kay sa account ni Mayor Vico. So ang sabi niya, ganito ha, ganito yung pagkakasabi niya. So babasahin natin siya. Tapos ito din yung sinabi niya. Ayan. Hey Mayor Vico, nasa na yung sinasabi mong 16K per qualified SAP? Dahil 2 months ang ibibigay, ito, sunog na sunog kami sa araw tapos 8K lang ang binibigay. At sa susunod na lang daw yung another 8K. Ano to, wrong info na naman, ano, short ang budget? Ano na namang excuse nyo? Need your immediate attention. Parang, ano to? May patago ka pa kay Mayor? Bakit naman, imbis na magpasalamat tayo doon sa ibinigay sa atin, imbis na magpasalamat ka kasi may natanggap ka na 8K, kasi ang pagkakaalam ko po dyan, tama naman talaga na 16K ang ibibigay. Pero kasi, hindi naman daw po, yung national SAP po ito, yung DSWD SAP ha. So, kailangan kasi maunawaan ng mga netizen natin, ng mga TV Natics natin, na magkaiba po ang Pasig SAP at DSWD SAP. Okay? So, mabalik tayo doon kay So, imbis na magpasalamat tayo, di ba? Puro reklamo pa or yung puro ganun pa yung sinabi natin doon sa ating mayor. So, dapat,
be thankful kasi minatanggap pa rin tayo kahit papaano kasi yung another 8k naman ibibigay naman yung next month. Tapos ang dami nang wala sa listahan eh. Napakaswerte mo kasi napunta ka pa sa listahan at nakakuha ka pa ng 8,000 ayuda sa DSWD. Nakakatawa lang kasi, 'di ba? Isipin mo sa sobrang yung bugso na ng damdamin nila ay nagpapahayag ng ganun. So ang hirap ng kontrolin pagkakaganon. Sa kaya next time pag may natanggap kayo mga blessing, magpasalamat na lang po kayo. Okay. And wag po tayong manise kasi itong binibigay na DSWD SAP is galing po to sa national. Yung binigay, yung ibibigay po na Pasig SAP, wala pa po 'yon. According to Mayor Vico, kaya ang ginawa nila, nag-create sila sila kasama ang mga council na bumuo sila ng Pasig Social Amelioration SAP at yun pong ibibigay sa ilan sa mga Pasigenyo natin na hindi nakasama sa listahan ng DSWD SAP. So okay, number 2, punta tayo doon kay... Basahin naman natin yung isa sa mga message naman, isa sa mga comment naman doon sa Twitter na nabasa ko din, pero hindi natutungkol kay Mayor Vico, sa ibang mayor naman ng lungsod, kay Mayor Rex Gatchalian. Ang sabi nung isa sa mga nag-comment doon, ayan po yung comment niya, sabi niya, dapat sana i-check nyo muna bago ipamigay, saka sa totoo lang, hindi naman masarap yung delata ng CDO. Delata CDO, Youngstown at Mega, sana, Spam, Spanish Sardine, Mi Goreng, Del Monte Juice at Japanese Rice. Nakakayan! Sobrang juicy pa ni ate. Nasa ano na po tayo, nandito na tayo sa panahon ng krisis. So dapat, ang ma-advise ko dito, huwag na tayong mamili pa ng kakainin natin, di ba? So kung ano yung nandito, magpasalamat tayo sa biyayang natatanggap natin. Nasa panahon ka na ng quarantine, naghahanap ka pa ng spam. Tapos sumagot dun si Mayor Rex. Ang sabi dun ni Mayor Rex is, ma'am, donation po yan. We spoke to the donor. He assured us na mas maayos po yan. Hindi po kasi namin hindi pwede ipamigay yung donation, so we added it to the box. Ma'am, send me your address, papalitan ko using the Rise the City bot. So yun, so nakarating din kay Mayor Rex yung ano, yung comment na yon ng isa sa mga netizen din doon sa Twitter. So diba, parang sa ganitong pagkakataon, hindi na natin kailangan humanap pa ng mga bagay na wala sa atin. Kung ano yung ibinigay sa inyo, be thankful, di ba? Huwag kayong magreklamo kasi halos pare-pareho na tayo sa ganitong sitwasyon. Kaya dapat matuto kayong magpasalamat sa mga bagay na ibinibigay po sa atin. Okay? O, next. Meron pang isa ito. Kinoment din to ng isa sa mga sa aking Facebook account. So, ang sabi... Ang yayabang nyo, nag-extended na naman ang ECQ. Hanggang ngayon, wala pa rin kayo binibigay na tulong sa mga tao dito sa Pasig City. Yung mayor natin, puro papogi lang dyan sa City Hall. Walang kwentang mayor. Pinapabayaan ng mga nasasakupan niya. Hindi tulad ng mayor ng Gapan City, sako-sako na bigay ang binibigay sa mga tao. Gising, Mayor Vico. Ano daw yung pinagsasabi niya? Wala pa daw ginagawa si Mayor Vico. Eh ano ba tong mga to? Ano ba yung mga nagawa niya? Diba sa sobrang dami na nagawa ni Mayor Vico, hindi na nga natin malaman kung saan pa natin siya pasasalamatan eh, diba? Marami na siyang nagawa dito sa Pasig. Hindi natin alam kung lihiti mong taga Pasig to or hindi rin natin alam kung kalaban niya to, diba? Ang dami na nagawa si Mayor Vico, pero sa ganito, hindi naman niya saklaw tong DSWD SAP eh. Gumawa na nga sila ng paraan para mas mabigyan pa din ng ayuda yung ilan nating mga Pasigenyo na hindi nailagay sa listahan ng DSWD SAP. Diba? Sabi sa inyo eh, hindi nyo alam kung papatulan nyo yung mga comment na to or hindi. Minsan nakakatawa na lang din kasi yung mga comment nila. So ito, next na babasahin natin. Ayan, galing ulit kay... Sabi niya, pakulo na naman nyo yan, paasa na naman kayo... Magpapaasa na naman kayo sa mga tao, wala namang kurap, wala naman. Kurap kayo, ulit. pakulo na naman nyo yan. Paasa na naman kayo sa mga tao, wala naman. Kurap kayo yung boss nyo. Hindi natin mawari kung ano talaga yung gusto ng mga tao, no? Ayan na, nakikita na nga nila yung ginagawa ng leader, pero ang dami-dami pa din nilang sinasabi, di ba? So eto, magbabasa ulit tayo ng another reactions nila. So sabi, ay, bakit parang present lagi ito si Mr.
No? So ang sabi niya, Nay, huwag po kayo umasa, walang ginagawa ang mayor natin dito sa Pasig, puro papogi lang yan. Anong walang ginagawa, sir? Hindi mo ba alam, halos hindi na nga natutulog yung mayor natin? Sa kakaisip kung ano yung mga ayuda na ibibigay sa mga Pasigueño, tapos wala pa rin ginagawa. Balik nga natin yung tanong mo sa'yo. Baka ikaw yung walang ginagawa. Diba? Ang hirap-hirap mamuno sa isang lugar na alam mong hindi natin nakikita yung kalaban natin, 'di ba? Sabi, hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos tong community quarantine na to. So as much as possible is dapat magkipagtulungan tayo. Huwag tayong puro reklamo. Intayin natin yung ayuda na ibibigay sa atin. Alam niyo hindi naman tayo pababayaan, 'di ba? Sabi ko nga rin dun, nung isang araw sa comment ko sa Facebook. Ang dami-daming taong nagre-reklamo na mamamatay na kami sa gutom. Pero wala namang nababalitang namatay sa gutom. Maraming nabalitang namatay sa COVID-19. Pero sa gutom wala pang namamatay. Di ba? Ang dami, yung iba pa mga nagko-comment pa na wala na kaming makain, wala namang nagbibigay sa amin ng tulong dito. Pero may mga pang-load. Nakakapag-internet. Tapos sabi, walang pambili ng pagkain. Sakit sa ulo. Diba? Okay. So, ayan. So, para sa mas malinaw lamang po ang sinabi po ng ating Mayor Vico, especially doon sa mga, kasi may mga nagtatanong pa din kasi, sabi nila, paano daw kapag ka-empleyado na ng isang seat ng local government or ng national government na nandun sa listahan ng SAC. Ang sabi po ng ating mayor is, kapag government employee ka, kahit na nasa listahan ka ng DSWD SAC, hindi mo pwedeng kunin yun. Kasi isa yun sa mga requirements na ng DSWD or ng national government na hindi mo makukuha yun kasi nga empleyado ka na ng gobyerno. Kahit pa sabihin mo noon na eh, hindi naman ako dati pang empleyado ng gobyerno noong nag-senso sila noong 2015 eh. 2017 pa naman ako nakapasa noon eh. Kahit na, it doesn't matter dahil empleyado ka na ngayon. So kapag ka nag-audit at nakita na kinuha mo po yung 8,000 social amelioration program ng DSWD is baka makasuhan ka pa. Diba? So meron nga tayo dito na isang empleyado na nagbalik ng kanyang SAP na 8,000 galing po sa DSWD dahil nga empleyado siya. So, ibinalik niya po iyon. Kaya sobrang palakpakan po natin yung empleyado yun. At yan pong muli ang pinakahuling kaganapan sa aking latest vlog. Maraming pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!